hindi niya inaasahan ang ginawang paghuhubad ng binata. Kaya naman, parang lansones na bilog ang kanyang mata. Hindi inaasahang hinalikan niya ang dalaga. Smack lang ang halik at pinindot niya ang tungki ng ilong nito dahil namula agad ang mga pisngi nito. Nagsimula lang sa malumanay hanggang sa lumalim ang mga halik na iyon. At napatigil sila nang nauubusan na ng hangin. Pero ang akala niyang susuko ito ay sinabayan pa siya. Lumalaban din ito ng halik sa kanya at yumaka pa ito sa batok niya. At sa halip na umayaw ito sa parusa niya, ay siya pa ang nadala nito sa kung anong hantungan. A-A-A-E-I-O-U. Ipapasok na sana niya ang kanyang kamay sa loob ng pajama nito nang biglang tumunog ang cellphone ni Trixie. Padabog na tumayo si Trix at kinuha ang cellphone. Unknown number ang nakarehistro sa screen. Sa di alam na dahilan ay kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya gawain sumagot ng mga tawag sa di kilalang caller. Pero sa pagkakataon na yun ay agad niyang sinagot ang cellphone habang si Axel ay nakatingin lang. At nang makitang nakalantad pa ang kanyang dibdib ay agad itong tinabunan ng kumot. Hello? Mahina niyang sabi sa cellphone. Anak, Diyos ko, thank you Lord. I thought napahama ka na. Sabi sa kabilang linya. Dad, is that you? Biglang sabi niya nang makilala ang boses nito. Yeah darling, will you record our conversation? I have some important things to say. Sabi nito. Paus-paus pa ang boses nito. Okay dad, wait a second. Saad niya at kinutingting na ang cellphone para ma-record ang kanilang pag-uusap. Okay dad, you can speak, sabi niya. Trixie, you have to pay attention. Tomorrow morning, kailangan mo iparinig sa mga otoridad ang mga sasabihin ko. I was kidnapped at the hotel at si Jafar ang salarin. I managed to escape since I saw Betty and she helped me. He want me to sign some documents before killing me. Pero di ako pumirma. Masamang tao si Jafar anak. Huwag ka lalapit dun. Babala nito. Rinig niya ang bawat pagsinghot nito na para bang umiiyak ito. Daddy, where are you? Tanong niya dito. Hindi na rin niya napigilang umiyak sa pag-aalala. Don't worry anak. I'm safe. I just need to make sure na walang nakasunod sa akin. Sabi nito at pinatay na ang tawag. Umiiyak pa rin siya habang yakap ang cellphone. Tahan na mine, he will be safe, have faith, sabi ni Axel. Nakapagsuot na ito ng damit. Pinulot nito ang pangitaas niya at ito mismo ang nagsuot nito sa kanya. Nakatulog siyang may mga luha sa mata. Habang matamang nakatitig si Axel sa mukha ng dalaga at iniisip ang mga pinagdadaanan nito. Nakokonsensya siya sa ginawa niya dito. At bago matulog, ay nakapag-isip-isip siya. At nagdesisyon siyang ibalik ang 27 million na kinuha niya dito. At magpapakalayo-layo sa dalaga para hindi na niya ito masaktan pa. Flashback. Lasing na lasing na ang dalaga nang ihiga ni Axel sa sofa. Pero dahil sa gusto niyang maging mayaman at maging marangya ang pamumuhay, ay nakaisip siya ng masamang balak sa babae. At ang naisip niyang masamang balak ay buntisin ito. Para sa ganon ay sapilitang ipakasal ang dalaga sa kanya. Promise Trix, pag naging akin ka at maranasan ko ang karangyaang tinatamasa mo, ay tatratuhin kitang prinsesa at mamahalin kita ng totoo. Bulong niya pa sa dalaga habang hinihimas ang mapupulang pisngi nito. Hindi siya lasing kagaya ng dalaga. Nakalasa siya, oo. Pero mataas ang tolerance niya sa alak. Kaya naman, kahit mag-umaga siyang mag-inom, ay hindi siya malalasing. Binangon niya ang dalaga at hinay-hinay na inakay papasok sa loob ng kwarto. Nang maihiga niya ito sa kama, ay tumayo siya at humawak sa baba.
Maya-maya ay para siyang turumpong pabalik-balik sa loob ng kanyang kwarto. "Ano ba, Axel? Tigasan ka naman. Babae yan, oh." Sikmat niya sa sarili. Tinititigan niya ang dalaga pero ni kunting libog ay wala siyang maramdaman, kundi respeto. Maikli ang suot na dress ng dalaga at sa posisyon nito ng pagkakahiga ay kita na ang singit nito dahil tumaas na ang suot nitong dress. Labas na ang kulay pula nitong tibak na panty at kulang na lang ay lumabas na ang maselang bahagi ng katawan nito. Kita rin niya ang bubong ng suso nito na kahit hindi mo lamasin ay alam mong malulusog ito. Napaihip siya sa hangin at pinunasan ang namumutok na pawis niya sa noo at nilapitan ang dalaga. Hinay-hinay niya itong hinuhubaran. Una ay ang leather jacket nito para itong lantang gulay na pahampas-hampas ang ulo sa ginagawa niya. Matapos ay sinunod niya ang dress nito. Lumantad na ang katawan nitong mala FHM model. Ang maliit na telang tanging tumatabon sa katawan nito ay ang ternong panty at bra na kulay pula. Ang kaninang lantang saging niya ay agad na nabuhayan. "Yan, Junior, magpakitang gilas ka," sabi pa niya at bahagyang tinapik ang kanyang pagod na alaga. Dali-dali siyang tumayo sa harap ng dalaga at hinubad ang suot na saplot at tinira ang brief. Agad din siyang pumatong sa dalaga at dinampian ito ng halik sa labi. Patuloy lang ang paghalik niya dito. Ito naman ay tulog lamang. Maya-maya ay napatigil siya nang marinig ang mahinang daing. At nang tingnan niya ang mukha nito, ay nakita niya ang luhang pumatak sa gilid ng mata nito. Para siyang biglang nahabag sa nakita. At inatake siya ng konsensya. Napatayo siya at agad na kinumutan ang dalaga para matakpan ang katawan nito. Umupo siya sa tabi nito. Siguro ay nananaginip ito ng masama kaya naiiyak, sabi ng isip niya. Nang maalala niya ang kwento nito kaninang nasa bar sila. "Alam mo, kailanman ay hindi ko ginustong maging mayaman. Ang tanging gusto ko lang ay maranasan na may pamilya na kasabay kumain, manalangin at magbanding-banding. Sa tanda kong to, hindi ko pa nararanasang pumunta sa beach na kasama si Daddy. Yung kagaya sa mga pelikula, yung masaya kayo sa beach habang nag-iihaw-ihaw ganon," sabi ng dalaga, sabay iyak-tawa. "Buti ka pa kahit galing kang orphanage pero masaya. Pero alam mo, parang magkaparehas tayo ng sitwasyon, kaya siguro tayo pinagtagpo," dagdag nito bago tuluyang makatulog sa kalasingan. Pinilig niya ang ulo niya para matauhan. Pinunasan niya ang luha ng kaawa-awang si Trixie. Gagawa na lang siya ng ibang paraan. Unti-unti niyang pinasok ang kamay niya sa loob ng kumot sa katawan ni Trixie at tinanggal ang kabit ng bra nito. Hinay-hinay niyang tinanggal ang bra at panty nito nang iniiwasang dumampi ang mga kamay sa maselang parte ng bahagi ng katawan nito at ni hindi tumitingin. Nang matanggal iyon ay pinagkalatan niya iyon sa sahig at humiga sa tabi nito at tinanggal din ang brief para palabasin na may nangyari sa kanila kahit wala naman talaga. Sinubukan niyang matulog ngunit lumipas ang kalahating oras ay mulat na mulat pa rin ang kanyang mga mata. Tumayo siya at sinuot muli ang brief. Kumuha siya ng walis at nagwalis sa makalat na silid. Minuminuto niyang sinusulyapan ang dalaga habang abala sa pagwawalis. Kailangan niyang libangin ang sarili bago pa may magawa siyang masama sa hubad-barong dalaga. Sino nga ba naman ang matinong lalaking hindi titigasan kung may katabing hubad na dalaga? Matapos magwalis ay inarrange niya ang mga libro na nakapatong sa lamesa. At hindi pa siya nakontento, kumuha siya ng trapo at pinunasan ang mga alikabok sa loob ng kwarto para aliwin ang sarili. Natapos niyang linisin ang kwarto pasado 6:00 na ng umaga. Nagmistula na siyang zombie sa lalim ng eyebag sa mata.
At dahil sumisilip na ang liwanag sa kanyang kwarto, ay inalis na ulit niya ang brief at humiga sa tabi ng dalaga na anumang oras ay magigising na. Hindi nga siya nagkamali. Ramdam niya ang paggalaw nito sa kama makalipas ang ilang minuto ng paghiga niya. Nagtulog-tulugan na lamang siya at hinintay kung anong magiging reaksyon nito pag nalamang pareha silang hubot-hubad sa kama. End of flashback. Napangiti si Axel nang maalala ang reaksyon nito nang makita ang gising na ari niya. Pulang-pula ang mukha nito na parang kamatis. Kinabukasan ay maagang nagising si Trixie dahil nga sa misyong binigay ng kanyang ama. Kinuntak niya agad ang number na ginamit ng ama nang nagdaang gabi, pero hindi na iyon nagri-ring. "Wake up, mine," sabi ni Trixie habang niyuyugyug ang tulog na si Axel. "We have a lot of things to do," sabi pa niya. Naalimpungatang tumayo si Axel at dumiretso na sa CR para maligo. Mabilis ang mga naging kilos nila. Bago umalis ng mansyon, ay naisipan nilang mag-almusal muna dahil marami silang aasikasuhin. Habang kumakain, ay pumasok sa kusina si Jafar. May dala itong baso na may wine. Agang-aga ang paglalaklak nito. Marahil ay stress ito dahil sa nakatakas ang kanyang ama. Bigla siyang napatawa na hindi nakaligtas sa pandinig nito. "Happy pumpkin? But if you hear my news, I don't know, baka masaktan ka," sabi nito na naka-green. "Whatever, wala akong dapat pakinggan sa'yo. Dahil kahit ano pang sabihin mo, ay hindi ako maniniwala sa'yo," sabi niya at pinaikutan pa ito ng mata. "Talaga ba, Trixie? Oh, ang naive naman yan. Kahit ba tungkol ito sa lalaking yan sa tabi mo? My poor pumpkin," sabi nito at biglang humalakhak na parang demonyo. Ano kaya ang ibubulgar ni Jafar tungkol kay Axel? Malalaman na kaya ni Trixie ang ginawang panggagamit ni Axel sa kanya? Abangan ang susunod na istorya.